Hi guys, welcome sa Sierra Speed Tech. Ako nga pala si Ren, may-ari ng Sierra Speed. Graduate ako ng Physical Therapy sa Manila Central University, pero hindi na ako nag-practice. So napunta muna ako sa sales. Actually, napunta ako sa Yamaha Philippines and then sa Shell. Tapos nakahiligan ko talaga kasi mag-motor, kaya siguro dito rin ako napunta sa industry ng motor. So, nagsimula ako sa motorcycle industry, year 2013. Nagsimula ako lang mag-isa. So, tune-up lang, top overhaul. Hanggang sa nakapag-provide ako ng machine. Inaral ko yung mga dapat na gawin sa engine. Kasi dati, nagpapa-machine shop pa ako. So, umuubos ng oras. Kaya, naisipan ko, nag-provide ako ng mga machine para ako na mismo yung gagawa. Kahit na hindi ko siya alam, nanood lang ako sa YouTube and then nag-research ako kung paano siya i-operate. So yun, sa ngayon, kahit papano, nakakapag-operate naman tayo ng machine, nakakapag-modify tayo ng mga parts like pistons, pulleys, yung mga pyesa ng CVT. So dito sa Sierra Speed, ang specialty namin, ang focus namin is engine modification. So sa engine modification, kasama na dyan yung CVT, yung Continuous Variable Transmission, or yung mga pulley, drive base, bell, clutch. So marami siguro sa inyo nagtatanong bakit kailangan pa natin kalkalin yung stock na pulley and drive base. So kasi yung stock na pulley and drive base, okay naman siya, maganda siya. Pero pagka kinalkal natin, minodify natin, mas na i-improve natin yung performance. So when we say kalkal pulley, meron tatlong process na ginagawa. Isa na dyan is yung minomodify natin yung flyball ramp. Ito. Yung flyball ramp kasi, kadalasan yung mga stock na pulley, yung mga OEM, meron limiter yung daanan ng flyball. So pag sinabi natin kalkal, imomodify natin yung daanan ng flyball para mas umusad pa yung flyball. Kumbaga sa cambio, yung stock hanggang 5th gear lang. Pagka minodify natin itong pulley, magkakaroon siya ng 6 gear. So, mag-i-improve yung top speed. So, yung second process naman na ginagawa is yung binabago natin yung angle ng degree. So, yung face. Ito, ginagawa natin to para mas maging aggressive yung shifting ng CVT. Kung dati, nag-i-stay siya, mabilis siyang kumambyo sa high gear. Ito, ang gagawin niya is i-stay niya muna sa low gear and then gagalitin niya yung makina para mas may buwelo yung engine pagka shinift niya sa high gear. So yun yung significance ng pagbabago ng degree ng drive base and pulley. So yung third na process na ginagawa natin is yung pagre-regroove ng clutch bell. Kung mapapansin nyo sa mga bigger scooters, ramdam na ramdam yung dragging or yung parang nanginginig pagka nag-accelerate ka. Kaya natin nire-regroove yung bell para ma-increase natin yung surface area ng contact ng clutch bell to clutch lining. So lalagyan natin yan ng groove and then fine lines para mag, kumbaga, lumapat ng gusto yung lining sa clutch bell. Pag lapat na lapat kasi yan, maganda yung contact niya. Pag nag-accelerate ka, automatic matatranslate niya kagad yung sa forward motion, hindi na mag-i-slide. Kasi ang nagkukos ng dragging is yung nag-i-slide yung clutch lining sa clutch bell. So, yun yung function ng pagre-regroove ng bell para ma-increase yung grip and then ma-eliminate yung dragging. So, kung mapapansin nyo, yung ibang nag-modify ng bell, binubutas nila, siguro ang function nila ron is to eliminate yung mga dust na nag-accumulate dito sa loob ng clutch bell. So dito sa atin, hindi natin yung nilalagyan kasi magkakaroon siya ng edge, na sharp edge dun sa pag kinombine mo siya sa groove. So yun namang fine dust na yun is kaya nga ito may butas para dyan umalis yung fine na dust na nag-accumulate dito. So hindi na natin kailangan pambutasan yan. Actually yung butas is hindi naman nakakadagdag sa grip. Marami na rin kami ritong na modify na bell na butas-butas din pero nagda-dragging pa rin. So hindi natin, ang opinion ko, hindi na kailangan sigurong butasan yung bell
So itong groove na to is saktong-sakto na para ma-increase yung grip ng ano yung CVT. So ang common question na na-encounter ko sa mga gustong nag-i-inquire na magpa-modify ng CVT nila is lalakas ba sa gas yung konsumo ng scooter nila? Ang sagot dyan is depende. Lalakas sa gas kung mahilig kang lagi mong bubombahin yung throttle. Pero kung ang driving habit mo naman is smooth pa rin, suabe, city drive, sa tingin ko hindi naman siya lalakas. Kung lalakas man siya, sobrang maliit lang na percentage. So yung stock na pulley versus sa modified pulley, mararamdaman nyo talaga yung power, lalong-lalo na sa acceleration. Kasi nga, binago natin yung angle. So kung ikukumpara nyo talaga kung may magbabago ba from stock to modified, meron talaga, ramdam talaga yung power niya, acceleration hanggang top speed. So guys, ini-invite ko kayo sa shop ko, Sierra Speed Tech, yung mga gustong magpa-modify ng CVT or kung meron din kayong gustong ipagawa sa engine, pwede namin kayong i-cater. Kompleto naman kami ng machines, meron kaming proper tools para sa engine nyo, para accurate ang gawa at saka meron talagang performance. You can search us at Waze or Google Maps, type nyo lang Sierra Speed Tech. Pwede rin kayo mag-online through Facebook. Pwede nyo i-message yung page namin or ako personally, pwede nyo rin akong i-message. Page natin is Sierra Speed Tech and then Sierra Speed Tech Official Group. Muli, ako si Ren ng Sierra Speed para sa All About Wheels Manila. Thank you.